kabong mga yan. Distribution na may resolusyon. Sa kauna-una ang talaksem sa destisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning, mga sawsawero at sawsawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa mula o sa puti? Sa O'Brien, ready na rin ba? Kamusta po kayo at syempre, sana'y maayos po ang inyong mga kalagayan at kahit na kung minsan nga po ang buhay ay puno ng mga problema, abay huwag po sana natin kalimutan ng umiti at tumawa at maging positibo kahit paano, di ba? Para naman ganado ang ating umaga. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng usapang sulit na sulit panoorin. Bakit? Kasi abay, garantisado pong may matututunan kayo rito. At syempre, ito po ang inyong kauna-una ang talakserye sa telebisyon at nag-iisang barangay hall on air na walang ibang gustong gawin kundi ang maging problem and stress-free ang ilan sa ating mga kababayan na medyo may pinagdadaan ng mga konting pagsubok sa kanilang buhay. At syempre, kung may million-million po ang nakatutok sa ating programa, aba araw-araw sa TV at online ang mga sawsawero at sawsawera natin, hindi pa huhuli sa kanilang mga sweet at mga nakakatuwang komento. Talaga namang sabi nila, eh, certified pampagana ito sa aming lahat sa umaga. O eto na ang una, galing kay John Carlo Balmaceda. Magandang araw po sa Ami at kay Hans Mortel at sa lahat po, lalo na sa Trio Tagapayo. Kayo pong lahat ay ginagamit ng Panginoon upang ang mga tao ay inyo pong ipag-ayos. Sabi niya, alam niyo bang number one po kayo dito sa Las Piñas? Naku, salamat po. Maraming tao po kayong natutulungan na pamilya at barkada. At alam niyo po ba na nagagalit po ang lola ko kapag di siya nakakapanood ng face-to-face? O wag gagalitin si lola. Pati na rin po ako kasi napakaganda ng programa po ninyo. Sana nga po hanggang Linggo may face-to-face. Aba, hindi, kailangan naman magpahinga ni Hans Mortel. Maraming racket. O di ba napapanood? At marami rin po kaming natututunan sa programa po ninyo. Sana po ipatuloy pa ang pagtulong ninyo sa bayan. More blessings, more power, more days to come, and God bless po. We love you. Maraming maraming salamat po. At talaga naman, ang sarap ng aming umaga kapag yung mga komento ninyong ganyan ang aming pong binabasa. At gusto ko rin pong personally magpasalamat dahil narinig ko po sa ilan sa aking mga kaibigan na nabanggit tayo, Hans, sa homily nung ilan sa ating mga kapatid na mga kaparian dyan sa Don Bosco, wow, sa Makati. Maraming maraming salamat po sa pagbanggit ng aming programa at sa papuri pong ibinibigay ninyo. Maraming maraming salamat po. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, kasama rin natin, araw-araw, ang may bagong programa sa radyo ngayon. Ano ba yan? Chat Nights? Ano? Oh, kasama si Chonky Bench at si Lila Chikadora, walang iba kundi ang barangay na wala na ring pahinga, ang nag-iisang si Hans Mortel. Happy morning, Sean, at happy morning sa inyo, mga sawsawera at sawsawera. Naku, alam ko, pare-pareho tayo lang nararamdaman na medyo giniginaw tayo dito sa studio. Pero, mag-expect tayo na meron na naman tayong tatalakayin hot na hot na issue. Mabuti na nga lamang po, at kahit mainit ang ulo ng ating mga bisita sa isa't isa, abay, meron pong tatlong taong tutulong para ito'y mapalamig, at sila ay magpagkasundo. Siyempre, wala pong iba yan kundi ang ating Trio Tagapayo!
Unahin ko na pong ipakilala ang ating legal expert. Eto, napakamalumanay magsalita, pero malaman at may authority. Aba, siya po ay Professor of Law ng College of Law ng University of the East. Wala pong iba, kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, eto laging may halong lambing naman ang kanyang mga pangaral. Siyempre nga kasi siya ay maming mami, di ba? Kaya naman po, naku, ang mga bata talagang paboritong paborito itong ating susunod na tagapayo. Ang ating pong family counselor, Dr. Camille Garcia! Ang ikatlo nating tagapayo para po sila ay makumpleto na ay kinukonsider naming father ng aming programa. At siya po ay father ng libu-libong tao sa St. Peter's Parish. Wala pong iba kundi ang ating spiritual advisor, Father Sonny Merida! Yang tatlong yan, magtutulong-tulong po para ayusin na naman kung anumang gusto at meron ng ating mga bisita. Chang, sino ba tong mga to? Isang bienan ang galit na galit sa manugang niyang hilaw. Na ayon sa kanya, kasi raw, kurimaw. At ang buwelta naman ng manugang, ang bienan naman daw niya ay halimaw. Wow! Eh, bay, bakit ba sila nagtatawagan ng mga ganyan? Ano kaya ang dahilan ng kanilang alitan? Alamin po natin yan sabay-sabay. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Pangit! At mukhang kurimaw! Ito ang madalas na tawag ni Aling Feli laban sa kanyang ilaw na manugang. Mula sa pool nagsama sila, alam nila pareho na ayaw ko sa lalaki niya. Diyan sa labasan, lasing siya, nakainom siya, mumurahin niya ako. Pinagtatanggol niya parating lalaki niya. Ako pa, magkukuran sa kanya. Ako walang kwenta. Ako walang kwenta ako, bakit ka sumasaksak dito? Kwenta naman ni Banji! Si nanay, pinalayas kami niya sa bahay. Kasawa na raw ako, kaya hindi ko na raw bahay yan. Sinasabi ng nanay ko, wala akong kwenta. Wala rin siyang kwenta. Buwan kong maliit pa ako. Bubog sarado, raw ako dyan. Mamatay ka na, pare lang nga, mami, ang gabi, bangungutin na yan eh. Kasama niya yung lalaki yan, magkaakap sila. Wala akong magagawa, nay. Kahit na itakwil mo ko. Isipin mo muna yung sinasabi mo dahil ina ka rin. Ina versus anak. Yan ang isyong dapat pakaabangan at sabay-sabay nating panuhin to face. Nahihirapan daw siya kung paano mapagkakasundo ang kanyang ina at ang lalaking pinili niyang pakasalan. Maging siya di umano ay inaaway na ng nanay niya. Alamin nga natin ang buong kwento kay Evangeline Vanji Aguirre. Pasok! Magandang umaga, Ate Vanji. Pakikwento nga sa amin, ano ba ang nangyari? Ano po kasi po nung bago pa lang po kaming mag-asawa. Ano ba ang pangalan ng iyong asawa? June Aguirre po. June, okay. Ano po, bago lang po kaming mag-asawa, talaga pong galit na po si nanay. Bakit hindi tanggap ni nanay? Kasi pangit daw po eh. Oh? Bakit? Teka lang, sandali, liwanagin natin. Pangit na ugali o ano, dun sa itsura ba, ate? Sa itsura daw po, kasi ayaw niya na ako mag-asawa, gawa ng yung pong mga suporta ng anak ko, hindi na po buo. Teka lang, liwanagin natin. Si Mang June po ba ay pang-ilan ninyong asawa na? Pangatlo po. Ah, pangatlo? Opo. Pangatlo na, ayaw ko pang payagan ni nanay. Opo. Nasaan po yung dalawang una? Anong nangyari? Yung una po, nandiyan po sa Tayuman. Kasal ka doon? Opo. Okay. Yung sa pangalawa po, patay na. Etong pangatlo, si June, kasal din kayo. Opo. Eh, sandali lang, Ate Vanji, kasal ka pa dun sa una. Kayo ba'y naghiwalay ng legal o opo, nagkaroon ng annulment? Hiwalay na po kami totally nung, ano po, 7 years old na po yung panganay namin na si Jericho. Hindi, pero meron kayong ano, sa korte? Sinabi? Wala po, wala. Ah, wala! Kami lang po sa, kami lang po ang dalawa. Ilan ang anak niyo doon? Dalawa po. Dalawa, sinusustentuhan. Opo. Bakit po kayo naghiwalay nung una? Kasi ano po yun, nambubugbog, tsaka babaero. Oh. Yung pangalawa naman, namatay. Ilan opo, ilan ang anak po niyo doon sa pangalawa? Tatlo po yun. So dito sa pangatlo, ilan po ang anak ninyo? Bali, isa na lang po kasi namatay po yung isa eh. So bakit po hindi kasundo ni nanay itong si Kuya June?
Di ko po alam eh, kasi sabi nga po niya, ayaw niya na po ako mag-asawa, gawa nga po nung... Yung pong tatlong anak ko, may suporta po yun sa abroad. Bali, ang gusto niya pong mangyari. Sa una o sa pangalawang asawa niyo? Sa pangalawa po. Kanino po ba direktang ipinapadala ang pera na yon? Nung una po sa akin. Oo. Oh. Tapos po nung mga nakailang araw, dahil wala na po ako sa bagong silang, nalaman ko na sila na nga po yung pumupunta. Eh sabi, sinong sila ang pumupunta? Sila nanay po. Kasama po ba ninyo si nanay pa rin sa bahay? Opo, kasama po na. Ah, kasama nyo pa rin. So itong bahay na to, kanino ito, Ate Vanji? Sa asawa ko pong namatay, tsaka sa akin po, pinagtayo po yun ng mga tita niya para sa amin. Mm. Dalawa. Dahil sa nag-asawa na nga po raw ako, hindi ko na raw po bahay yun. Sandali lang, paano kayo nabubuhay ni Kuya Jun? Pag kami nangangailangan ng labor, pagka wala, dumidiskarte kami pareho. Titinda kami ng basahan. Paano kayo dumidiskarte? Titinda po ng basahan. Ah, nagtitinda kayo ng basahan. Tapos yung nangangalakal. Yung mga ginagawa ni nanay kay Mang Jun, anong pakiramdam mo tungkol dito? Siyempre po, masakit. Unang-una, dahil isa pinapahiya niya na kami. Pinapalo niya ng walis. Tapos maliligo pag babawalan niya. Alahating baldi na nga lang kung maligo eh. Magagalit pa. Isang hindi na naliligo. Isang buwan. Pero gano'ng katotoo, Ate Vanji, na hindi rin maganda ang relasyon ninyong mag-ina na umabot sa puntong may insidenteng sinaksak niya? Hala? Opo. Bakit? Anong nangyari? Galing kami ng pagtitinda. Nagulat na lang ako. Biglang nagalit. Nilapitan ako. Bigla akong sinapak. Tapos lumaban ako sa kanya. Nasipa ako siya. Yun na, bigla siyang dumukot ng ano, saksakin na lang ako. Tinakbo ngayon ako ng asawa ko. Para walang gulo, nilayo na lang ako. Sinlaki rin kaya ng sama ng loob ni Ate Vanji ang sama ng loob ng kanyang nanay. Mga kapatid, ang di umano'y pakialamera at mapangmatang ina ay magsasalita na po. Narito si Aling Feli Elcano. Pasok! Magandang araw po, Nanay Feli. Bakit naman po kailangan habulin ninyo ng saksak ang inyong anak? Kailan? Kailan nangyari? Di ba noon? Noon? O di ba? Wala na yung piniplan ni Christopher Dillion yun noon. Sinasaksak mo ko? What? Di ba tinakbula ako ni Bing Bang? Oo, oh, ayos ka. Ayaw mo pang kaminin eh. Ayos ka. Magdrama ka na magdrama sa buhay mo, Maarte lang yan eh, no? Maarte? Huh? Hindi kasi Nora, huy. May boyet na, may Nora pa kanina. Sandali lang, bakit ganito si Mother? Pakatutukan nga po ninyo mga kapatid ang mga ilalahad na hinanakit ni Aling Feli tungkol sa kanyang anak at manugang sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa Pilipinas, ang Face to Face. Ang una daw po sa mga ginawa ninyo kay Joan, hindi nyo binigyan ng tubig, pangligo, bakit po? Ay, bakit ako magri po? Kailangan ko binigyan ng tubig? May punto nga naman siya. Hindi siya gripo. Tao siya. Mga kasawsawan, kanina nga po narinig natin lahat ng sama ng loob ni Ate Vanji sa kanyang ina. At ngayon nga po, mapapakinggan naman natin ang panig ni Aling Feli. Aling Feli, kailan po nagsimula itong away ninyo ng anak po ninyong si Vanji? Mula nung mag-asawa siya. Hindi ko kasi tanggap yung lalaki niya. Hindi ko talaga tanggap na mag-asawa pa siya ulit. Nakadalawa na, tumatlo pa. Yung po bang una na pang-asawa niya? Hindi okay man ang bubog-bog yung kamukha na sinasabi niya. Makatikim niya sampal, kurot, ganyan. Hindi ka mukha ano, kurimaw niya, ube, mukha niya. Sumusukan ng dugo, nag-ano ng ilong. Magnanay po ba kayo? Magalingan. Makaano-ano yun. Hindi niyo po siya kaano-ano? Hindi ko nang araw siya na anak eh. Kaularo ang kwentang nanay. Eh bakit ko ta-admitik pa siyang anak ko siya? Kung siya anak ko, tinatakwil niya akong nanay eh. Di natakwil ko siyang anak ko. Tapos po, okay lang na ganyan, naririnig po ng mga apo ninyo na ganyan kayong mag-ina? Hindi.
Hindi nadidinig doon dahil andito kami. Wala naman sila rating. Ang ibig ko pong sabihin, sa bahay. Ay, hindi. Dahil wala naman siya sa bahay nga. Sino? Ako kasama ng mga bata. Siya kasama ng Kurimaw niya. Doon sa bahay ng Kurimaw, na angkang Kurimaw. Doon. Bakit Kurimaw po ang tawag niyo? Eh, yun ang tawag nila eh. Nadinig ko na sa kanila yun eh. Hindi ko makilala yung asawa niya eh. Kung sino yun eh. Kung saan lupalot ng galing. Pero gano'n po katotoo na tinatawag niyo daw pong pangit yung kanyang asawa? Hindi niyo daw po tanggap kasi nga daw pangit. Ano po ba? Pangit itsura? Pangit ugali? Anong tawagin ko siya? Pogi. Hindi ko pa po alam. Hindi ko pa nakita eh. Pag nakita mo, ikaw masyal, tatanong mo. Sabi ko nga eh. Magandang lalaki. Kamukha ni Richard Gutierrez. Ah, kailangan po ba kamukha ni Richard Gutierrez? Ah, para gwapo talaga. Eh, pangalawa niya, gwapo eh. Ah, talaga? Matap sa ilong. Ano kamukha na ilong mo. Ah, talaga? Ano pong kinamatay nung pangalawa? Baga. Ah, sa baga? Dala adik ni sa Shabu. Ay, sino po bang adik? Pare-pareho sila. So, yung mga bata po, kayo po ang kasamang, kayo po ang kasama sa bahay, kayo po ang nagpalaki. Pero gano'n po katotoo na yung mga bata daw po ay gusto nga daw kunin, dalhin sa Amerika, pinigilan nyo daw po? Eh, kinukuha na nila yung mga bata, di ba nung kailan lang? Sabi nga yung sabi mo, mahal ko yung Kurimaw ko. Palibas, hindi mo mahal yung anak mo, kaya binibigay mo, di ba? Tapos ngayon, mabalik na rin mo ako. Nagkasakit sa bagay anak mo, kaya inayawan. Abaga. Gusto mo ikaw lagi tama? Dapat. Galing mo. Eh, talagang magaling ako. May lagnat ba ako? Wala naman. So si June po ay may biso din. No. Ganun po ba? Pareho sila. Eh sila nga nagsabing may tinigilan na nga raw nila. Hindi na nga raw sila gumagamit eh. Wala ka lang pera. Wala kaya pera. Kahit may pera kami. Mupunta yung mga bata, binibigay ko nila yung pera. Binibigay mo, 50, pamasahe, 20, parit-parito, magkakarate, 30. Pamasahe, parit-parito, kaya pala. Ano kaya pala? Bigay ko kay Ate Oni, bilhin yung bigas, diba? Alin Kelly, balikan lang po natin. Ang una daw po sa mga ginawa ninyo kay June, hindi nyo binigyan ng tubig, pangligo. Bakit po? Ay, bakit? Ako ba gripo? At kailangan ko magbigay ng tubig? May punto nga naman siya. Hindi siya gripo. Tao siya. Pero bukod daw po dun sa problema sa hindi nyo pagbigay ng tubig na pangligo ni June, pinakain nyo pa rin daw po ng panis si June. Ikaw madalas nagsasabi nun, pag may lamig, napaumukha ako para uminit. Hindi, wag na, kibeng-beng na lang yan. Ako pa ang ano, ako nagpapakain ng panis. Bakit? Babi ba yung asawa mo? Gano'n po katotoo na pinalayas po ninyo si Vanjie sa bahay niya? Parati na lang, parati yun. Walang bago rin. Ano pong parati? Bakit po niyo lagi siyang pinapalayas? Eh, bahay eh, po niyo. Eh, pinapalayas niya siya doon sa bayan eh. Sabihan na niyang hilaw eh. Oh. Pinapalayas? Kaya ayaw siya kanya nung mga nandun, ayaw ko rin niya kay Kurimaw. Okay, iwanagin lang natin. Yung bahay po ba, Aling Feli, sa pagkakaalam po ninyo, kanino yon? Sa kanilang dalawang mag-asawa. Yun namatay. Yun nasa abroad ang bumili. Okay. Para sa kanilang dalawa. Kanino po nakapangalan? Doon sa bumili. Wala, uy. Pinakita sa akin ng papel. Anong papel? Wala. Ah, sa akin ng papel? Oh, wala. Tsaka wala pang titulo rin. Ba't pa pinaglalabanan natin bahay na yun? Eh, squatter pa yun. Ang sa'yo rin, pako, yero, kahoy, bato. Yung lupa sa gobyerno. Attorney Acosta, tama po ba yung mga sinabi ni Aling ni Nanay Feli na yung bahay na yun ay hindi nga sa kanila dahil nga daw yun ay pagmamayari nung kamag-anak nung dating kinasama ni Ate Vanjie? Kung kukunin natin dun sa perspektibong ang nagpatayo nga nung bahay ay yung mga kamag-anak nung kinasama ni Vanjie yung bahay, sa layuning gamitin lang itong mag-asawa, yung sinasabing right of usufructuary, nananatiling ang ownership noon ay dun sa mga nagpatayo o kamag-anak nung kinasamang, pangalawang kinasama ni Vanjie. Yun naman pong nangyari kay Ate Vanjie na yun sa kanyang unang asawa, sila daw po ay kasal pa. Pagkatapos eh nagkaaway, hindi na nagkasundo, naghiwalay. Kinasal siya ulit, pero hindi kayo legal na naghiwalay nung una. Hindi po. So, makukonsidera po ba na itong kasal niya
sa pangatlo ay balido? Sa sitwasyong yun, Changami, na yung kasal ni Vanjie dun sa unang kanyang asawa, bagaman sila ay naghiwalay na or separated in fact, ay mananatiling valid and existing yon sa mata ng batas. Sa makatawid ang isang tao na meron pang valid or existing na marriage o kasal at nagpakasal muli, yung pangalawang pagpapakasal niya ay yun ay invalid or void ab initio sa kadahilan ng ito ay masasabing bigamous marriage. Maraming salamat po, Attorney Acosta. O narinig po ninyo, Nanay Feli, lumalabas na yung pagpapakasal ni Vanjie ng pangalawang beses ay hindi ho pala valid. Sabi ko sa kanya, wala tayo dito ng divorce sa Pilipinas. Opo. At hindi ka nag-file ng annulment, kasal ka pa rin. Ang husay ni Attorney Feli. Diba? Tama po kayo doon. Tignan nga natin kung ano ang opinion ng ating mga kasawsawan dito sa studio matapos ninyong marinig ang panig ni Aling Feli at ni Ate Vanjie, Hans. Ako, kaninong kwento ba ang dapat nating panigan? Sino sa tingin nyo ang mas tama sa usaping ito? Pula ba o puti? Boto hands tayo, first round. Taas ang mga placards na yan. Go! Apat siyang! Nagulat ako dito sa ating mga kasawsawan, ha? Mas marami akong nakikitang pula. Parang ang sinasabi nila, mas kinakatigan nila yung sinabi ni Mami Feli na dangan sana hindi na nag-asawa itong si Vanjie para ang natutukan na lang ay yung kanyang mga anak na sa kanyang mga naging unang kasama na sa buhay. Maraming salamat sa ating mga sawsawero at sawsawera. Ano kaya naman ang nararamdaman niya sa tuwing pagsasabihan siya ni Nanay Feli na siya ay pangit at kurimaw? May galit kaya siya sa ina ng kanyang kinakasama? Magkukwento na po si June Aguirre. Pasok! Kuya June, sa palagay mo, ano ba ang dahilan at bakit hindi ka matanggap-tanggap ni Nanay Feli? Lalo niya kasi, pangit ako. Ayaw niya na lang mag-asawa na yung anak niya. Ayaw niya na lang mag-asawa. Pero direct sa ang tanong, totoo ba na pinakain ka niya ng panis? Totoo po yun, ma'am. Totoo, pinakain kita ng panis? Ito naman na yun. Ito naman, eh. Ito naman, eh. Hindi may gustong kumain ka ng panis. Mahimik, patakta, mahimik! Sandali lang, Nay! Ang pupunta ng test bag, ha? Test ka, matanda ka na. Ganyan ka pa rin. Eh, ikaw! Ano? Mukha pa yung balat mo. Sandali lang po, Nay. Ah, puro balat mo? Sandali lang po. Kasinungalingan yung sinasabi nyo rito, ah. Nay, sandali lang po. Marami pang sama ng loob ang ilalabas ni Kuya June sa kanyang hilaw na Biyena. Abangan po ninyo dito lang sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Kasi nisip ka sa nanay mo, dahil pala kaya asing ka rin. Kasi kung tutularin nyo yung ugali nung nanay nung asawa ko, ka, katulad rin na kayo. Katulad na rin mo kayo. Hoy! Ganang ko, diba? Hindi mo! Sabi ko. Kakausap ko eh, sa kanyang hilaw na Biyenan ay sandali lang po. Sandali lang po. Ito naman yung sinasabi ko eh. Kuya June. Sinungaling ka, matanda ka na. Bakit kailangan ganyan kayong magsalitaan? Sinungaling po talaga yan yung ano niya, nanay niya. Ay? Hindi naman ako magkaganito kung hindi ko narinig lahat yung mga sinabi niya sa kasinungalingan eh. Hindi mo narinig yung sinabi ni Maggie, puro sinungaling. Nay, alam niya. Nay, wala na. Oh, aling Penny, oh. Wala nang aling. Sandali lang. Julie, wanagin lang natin. Gano'ng katotoo na meron kayong bisyo ni Vanjie?
Noong pa po yun, ma'am. Noong binata pa ako. Eh? Laga. Dati binata, kahit ang may asawa kayo! Pero gano'ng katotoo, Kuya June, na sinasaktan mo pa si Ate Vanjie, pati yung panganay niyang anak? Noon po yun, noon. Pero bakit nga kailangan mong gawin yun? Isang beses lang po yung nangyari, ma'am. Pero yung paulit-ulit na sinasabi, hindi ako naniniwala ron. Bakit ganyan kayo mag-usap at magturingan? Antutong-tong ng face 5. Face 5? Ba't sa inyo yung face 5? Oo, oh, nabili ko ng kakaapon yun eh. Wala pa nga sukli. Oo. Oh. Pero June, gano'ng katotoo na wala ka rin trabaho ngayon? Meron po, pa-sideline po ako. Kasi... Sideline, sa truck ng basura. Basurero. Tinatawag po ako ng mga kapitbahay namin pag gumagawa po ako ng mga sirang gamit. Mm-hmm. Minsan, nagpapapintura po sa akin yung mga kapitbahay. Umapapil si Richard Gomez, oh. Tapos, nagpapapalit po ng mga gutter. Nangangalakal po ako, namumulot po ako ng basura, pero yung pagnanakaw, hindi ko ginawa yan. Anong pakiramdam mo tuwing narinig mong nagsasalita si Nanay Feli na tinatawag kang kurimaw, tinatawag okay lang ko sa akin yun. Pinaparinggan niya lang naman po ako eh. Wala naman po sa akin yun. Okay lang. Pero ang isang sinasabi nga rin ni Nanay Feli, hindi rin daw kasi tanggap ang kanyang anak na si Vanjie. Siya po nagsimula nun. Sa pamilya ninyo. Siya po nagsimula nun, ma'am. Sabi niya, hindi niya ako tanggap kahit kailan. Mamatay man siya. Kaya sinabi ko sa magulang ko. Ganyan nun yung sinabi sa akin ng nanay ni Dapat Vanjie. Hindi mo na sinabi yun. Sinabi. Kasi lalo lang magpapa... Pero pinaliwanag ko naman po eh. Pinaliwanag ko naman po. Siyempre, kasi magulang mo yun. Pinaliwanag ko rin naman kasi po sa kanila eh. Kasi sa nanay mo. Pinaliwanag ko rin. Kasi kung tutularin nyo yung ugali nung nanay nung asawa ko, ka, katulad rin na kayo. Katulad na rin ho kayo. Hoy! Ganang ko, di ba? Hindi mo! Sabi ko. Hey! Hey! Pero gaano po ka totoo na yung anak din po nilang 8 taon, sinasabihan niyo daw po ng anak ng Kurimaw. Ang Kurimaw eh. Hans, meron ba gusto magtanong dyan sa puti at mag-react sa tawagan nilang Kurimaw? Oo, ano nga ba? Siyang napapailing na itong mga sawsawera dito. Sinong may katanungan? Ate, ikaw, halika po. Kaya limpili. Kasi ayaw niya tanggapin si John. Baka naman po kaya nung kinasal silang dalawa, hindi naman kayo nagpaalam at hindi niya man lang si Alimpili inimbita. Ate Vanjie? Eh, paano nga kami magpapaalam? Eh, pinalayas nga niya kami. Pinalayas nga ako kami. Magpapaalam pa. Sa palagay po ba ninyo, Aling Feli, ano ang pwedeng gawin ni June para po matanggap ninyo siya? Wala naman akong ano sa kanya. Kung gusto nila magsama, magsama sila. Nagpakasal sila. Di nandun na. Ano magagawa ko? Hindi ako nag-ano, hindi ako inimbita, hindi nagpaalam sa akin. Wala akong pakialam doon. Hindi ka, ano, kinagagalit niyo sa akin. Kaya nga. Iayos niyo, huwag na nalitaan niyo, para maayos din kami. Kaya pinakamagandang maayos niyan, yung magsarili kayo, mupa kayo, magsarili nagsarili kami, di ba sinabi niyo? Balik na lang kayo rito, para dito na lang yung gastos niyo. Ay? Di ba? Sinungaling talaga, Kami pa sinungaling? Ilang beses na uba kami ng upaan? Saan? Saan kayo kumupa? Sa kulungan ng baboy na libre? Ano libre? Nagbabayad doon kami roon. 300 ang isang buwan namin doon. Kanino? Ngayon ko lang na-chismis yun. Ay, ba't sa baboy yan lang binanggit nyo? Eh, yun doon sa Palayan. Saan Palayan? Inupaan namin ng 500. Ha? Oo, oh, yun sa court. Inupaan rin namin ng 500. Tatlong beses na uwa kami ng upaan. Ako pa masasabi sa'yo na dito na kayo sa bahay para yung gastos yun. Diyon na lang. Oo. Makita pagmumukha mo, alukin pa kita sa bahay. Una sa lahat, ganyan na lang talaga. Dr. Camille, paano natin ipapaliwanag itong ganitong kasakit na klase ng pananalita ni Nanay Feli? Parang, hindi ko alam at hindi ko maarok talaga kung paano sila nagkakausap sa bahay na naririnig ng mga bata na ganito sila. Unang-una na, Chang, kitang-kita mo dito na talagang si Aling Feli ay medyo hardened na doon sa sitwasyon. Kaya talagang may pang pagkakataon na pabalang na yung mga sinasabi niya. Pero pag titignan mo at hihimahimayin mo yung sinasabi niya, may tama. Kaya lang, hindi na niya nasasabi yun sa magandang paraan dahil sa tingin niya, hindi na nakikinig sa kanya yung kanyang anak. Kung hindi mabait si Aling Feli, hindi niya aarugain yung limang anak.
Which is talagang hanggang ngayon ay inaalagaan niya, inaasikaso niya kahit wala si Vanjie. At the same time, kung napansin mo, di ba parang si Aling Ferry na rin nagsabi na lahat ng naging karelasyon nga naman ng kanyang anak ay puro naging drug addict. Tapos ganito pa na talagang medyo nagiging miserable rin yung buhay nung sinabi niya na nambubugbog yung una, tapos yung pangalawa namatay nga, tapos itong pangatlo nambubugbog din. Iba ba ang epekto kapag ang anak ay lumaki sa lola kesa ito ay lumaki na kasama ang kanyang mga magulang, lalo na sa nanay? Maaaring sasabihin ng iba na talagang merong kaibahan. Pero ang punto dito, hindi yung kung lola o yung nanay ay nagpalaki, kung anong klaseng lola siya sa kanyang mga apo. Pero pag dito, nakita mo na ang isang lola ay kahit na inaaruga pero nadidinig ang hindi magagandang salita at ang pinapahiwatag ni Aling Feli ay sabihin na ang kanilang ina ay ganyan. So more or less, kahit paano, nakaka-apekto rin sa mga bata. Maraming salamat po, Dr. Camille. Mga kasausawan, mga kasama na po natin ngayon ang apo ni Aling Feli na saksi sa gulo ng kanyang ina at amain at ang kanyang lola. Kailangan po nating marinig kung anong kanyang sasabihin. Narito po si Jericho Briones. Pasok! Jericho, pang-ilan ka? Panganay po. Ikaw ang panganay. Abo. Okay, kanino ka lumaki? Sa kanila po. Kay lola. Okay. Masasabi mo ba na maging ikaw eh parang pinagmalupitan ng lola mo? Minsan po, totoo po yun. Oh, bakit? Paano? May kasalanan kami, mali ka. Kaya ganun. Hindi man ako nababaliw para manggulpi na walang kasalanan. Minsan po kasi pinagulayas po kami. Bakit kayo pinapalayas? Hindi, minsan madalas. Nagaling kayo sa kabila, nag-away na naman silang mag-asawa. Kasi ito naman, pag-gising, pagka-almusal, aalis na. Nasa court at ba-basketball. Tapos ang basketball, masusugal. Uuwi, kakain. Pagkakain, aalis. Jericho, anong sama ng loob mo kay lola? Hindi po, pinabalayas po kami. Pero hindi ko siya maiwan kasi wala na sa kanya magbabantay doon eh. Kukuha ko ng gwardiya para may magbantay sa akin. I'm not on your so tough, I'm so tired. Bilang ikaw ang panganay na anak, Jericho, gusto kong malaman, tutol ka rin ba sa pakikipagrelasyon ng nanay mo kay Mang Jun? Hindi naman po. Mahal naman niya na eh. Wala na kami magagawa sa asawa niya na eh. Lahat po ng sama ng loob ni Jericho sa kanyang lola at sa kanyang ina, malalaman po natin. Huwag po kayong bibitiw. Dito lamang po sa Nag-iisang Face. Ikaw ang maghanap ng titirahan ninyo. Kaya ilang beses lang po kami pinababalik na itong nanay niya eh. Hindi ka na pinababalik, boy! Kesa iupa nyo, dito nyo lang igasto sa bahay natin. Ang kapag talaga ng pagmumukha ng may pera ka bibigay. Sabi nyo yung totoo, hindi mo ano. Matindi mo kami. Tama, ikaw umayos. Ayusin mo buhay mo. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de Manila, Plains and Prints, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank. Kasawsawan, nalaman nga po natin na masama ang loob ni Ate Vanjie sa kanyang ina na dahil nga hindi niya po matanggap ang kanyang kinakasamang si Jun. Pinanindigan naman ni Aling Feli na matinding pagtutol talaga niya sa lalaki hanggang kamatayan nga daw ay hindi niya matatanggap ang pinili ng kanyang anak. At ngayon nga ay makakausap natin ang panganay na anak ni Ate Vanjie na lumaki sa kanyang lola. Jericho, so
tanggap mo naman. Opo. Na merong bagong karelasyon ulit si mama mo. Tanggap ko na po. Huli na po kasi nalaman ko eh. Galing po akong Bicol nun eh. Mm. Tapos pagdating ko po, may kinakasama na siya. Hindi ba kahit papano bilang ina, responsibilidad niyo rin po yun? Na kumbaga, eh sabihin sa inyong mga anak. Tanggap naman po siya ng mga anak ko eh. Lahat po ng anak ko tanggap. Hindi nga yun. Ang sinasabi ko is yung kahit papaano, kinausap po ninyo ang mga anak ninyo. Kasi nagsabi po, kayo. Hindi ko na po nasabi yung kasi gawa nga po ng nabiglaan na rin ako eh. Ate Vanji, yung responsibilidad mong limang anak mo, pinasa mo na nga sa nanay mo eh. Hindi ko naman pinapasa yun eh kung hindi niya ako pinapalayas eh. Hindi ako nagpapalayas eh, nasa abroad. Yun talaga nag-order. Ayaw sa kanya doon. Paano nga? Bakit po nag-order na umalis siya? Wala kang alam. Kasi nag-asawa na nga raw siya. Wala ka ng karapatan dyan sa loob ng bahay. Kasi yung bahay na yan, binili namin para sa inyong dalawa ng asawa mo. Ngayon, nawala na yung asawa mong pangalawa, yung pangatlo mo, huwag mo nang uwi dyan sa loob. Bilang lalaki, Kuya June, dapat ikaw ang maghanap ng titirahan ninyo. Kaya ilang beses lang po kami pinababalik na itong nanay niya eh. Hindi kasi pinababalik ko eh. Kaya sa iupa nyo, dito nyo lang igasto sa bahay natin. Ang kapag talaga ng pagmumukha no***** eh, pera ka bibigay. Sabi nyo yung totoo, wala eh. Sandali lang po. Tatama ha. Ikaw umayos. Ayusin mo buhay mo. Naku Hans, base sa mga nasaksihan natin, narinig natin, ano ba ang huling opinion ng ating mga kasawsawan dito sa loob ng studio? Mga kapatid na sawsawera at sawsawera, narinig na natin ang kwento ng pamilyang ito, magkabilang panik, pula o puti. Na bago ba ang inyong opinion? Kasi kanina first round, ginulat niyo ako, mas maraming pula. Ngayon ba, ganun pa rin? Taas sa mga placards na yan. Boto Hans, go! Abay, ginugulat niyo talaga ako ah! Dahil imbis na mabawasan, abay, lalo pang dumami ang sumasang-ayon sa pinapaliwanag ni Mami Feli sa atin. Mga kapatid, magsasagawa po ng masinsinang counseling ang ating mahal na trio tagapayo kasama ang ating mga bisita. At sana nga po magkaroon ito ng magandang katapusan ang problema ang kanila pong pinagdadaanan. At sana nga po hangad namin na maliwanagan ang kanilang puso't isipan. Gumawa na naman nakaranoan yung bulaklak ng Valentine's Day. Hindi naman nag-remit. Ako ang kumuha. Kasi na nandun yung pera? Kumuha sa Dive. Natalo daw sa Dive. Sino natalo? Ba't nagsagal mo kayo? Hindi mo pera. Sinugalin mo. Huwag mo, alam mo, ang nagpapakumbaba, ha? Walang kondisyon kang dapat niya bibigay. Kung magtuturoan kayo ng kasalanan, ay wala rin mangyayari dito. Buti mo nga mga anak mo, hindi nga naniniwala, kaya dapat ipakita niyo sa mga bata na nag-ayos na kayo. Angat po namin dito sa face-to-face ang hindi lamang po na mailabas ninyong lahat ng mga sama ng loob ninyo sa isa't isa, pero angat din po namin na magkaayos po kayo ng talagang totoo po sa inyong mga puso at talagang maiuwi ninyo ang payong na ibigay po sa inyo ng ating trio tagapayo sa naging counseling. Bago lang po tayo magtapos, meron pa po silang ilang mensaheng nais na iwan sa inyo pong lahat. Simulan ko lamang po kay Attorney Acosta. Kay Vanji at saka kay June, sana ay maunawa nyo yung talagang diwa ng pagpapakumbaba. Kayo bilang bagaman magulang na ngayon, ngunit mananatiling kayo'y mga anak. Kaya't kung totoo na kinikilala mo pa ang iyong ina, bagaman sa pananaw mo ay maraming naging pagkukulang sa iyong ina, bagaman ang iyong ina sa palagay mo ay masakit magsalita sa iyo, lumagay ka pa rin sa dapat mong kalagyan at humingi ka ng tawad sa iyong ina. Kaya Aling Feli,
tama, tayo po'y magulang, kayo po'y magulang. Ngunit kung mayroon namang puwang sa inyong puso, makatao at pag-ibig, handa rin kayong bumaba mula sa inyong trono at sagipin o kunin ang kamay ng mga taong ito, lalong higit ang iyong anak na si Banji, upang tanggapin ang kanyang pagpapakumbaba. Maraming salamat po, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Kumisan ang mga tao talaga, may mga pagkakataon na nabubulag na sa katotohanan dahil sa kung ano yung paniniwala nila, dun sila sumusunod. Kaya pag may tinatanong kayo kung totoo ba na nangyari ito, palaging kasi nangalingan ang nadidinig natin. Tinan nyo ang tagal-tagal ng counseling natin, bigla na lang lumabas ito na may konting pera na kinita, hinahanap para bayaran, ba't hindi mabayaran? Tinatanong namin kung ano nangyari, biglang sasabihin, natalo pa sa sugal yung perang kinita. Napakahirap nun, na talagang wala, paulit-ulit na lang yung mangyayari sa atin at palagi kayong mag-aaway na mag-ina. Banji, kung ang nanay mo hindi ka mahal, yung limang anak mo, matagal na niyang iniwan. Pero ikaw lang ang talagang hinaano niya, ginigiyan niya dahil kasi alam niya na nag-umpisa na medyo hindi maganda ang nangyari sa'yo. Kaya ginagawa niya ng paraan na maiayos ka kahit na sabihin mong 40 anyos ka na. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Aling Feli, naiintindihan ko kung bakit galit na galit ka. Dahil po, ang galit ay bahagi po ng ating pagiging tao. Bagamat, ang galit po ay lalagay sa tama. Dahil nasasaad sa kasulatan, kung magagalit ka, huwag magkasala. Tama ka kung ikaw ay nagalit o pang sila'y turuan. Dahil ganun din ang lumabas na galit mula kay Jesus nang makita niya na ang templo ay ginagawang pasugalan at ginagawang pangangalakal. So ipanatili po ang galit mo sa galit na ipinakita ng Panginoon na nagtuturo, nagbibigay ng aral at nagtutuwid. At alam niyo no, John at Banji, alam niyo galit na galit po ang biyenan mo. Unawain mo ang galit niya dahil may pagkakamali rin kayo. Kaya ang pinakauna pong dapat mong gawin, John, yung sinabi po ni Attorney, saan nagmumula ang pagpapakumbaba? Nasa iyo. Dahil po ang tao po marunong magpakumbaba ay marunong din gumalang. Marami pong salamat, Reverend. Ate Vanji, payong kapatid lamang, marami kang dapat ayusin din sa iyong buhay. Hanggat hindi mo haharapin ang lahat ng yan at mapapatawad marahil ang sarili mo, magiging paulit-ulit lang ang problema. At sana nga, Kuya Jun, kung talagang gusto mong tanggapin ka ni Nanay Feli at kung sa palagay mo'y tunay at karapat-dapat ang pagmamahal mo sa kanyang anak, tama ang sinabi ni Attorney. Dapat matuto kayong magpakumbaba. Pagkakataon ng anak ninyo. Kung sinabi mo sa akin ang totoo, kung nangyari, kaya kong dumiskarte. Hindi yung inaanong pa si Beng-Beng, hindi naging greso. Sinabi mo sa akin ang totoo, kaya talo mo. Ako ang gagawa ng paraan para mabayaran. Lahat na lang nakinukunang paninda, nasisira. Paano pa may magtitiwala sa atin? Parating sira. Yan, tama na yun. Yan. Jericho, may nais ka bang sabihin sa iyong nanay? Ma, sana magbago ka na. Na sana lang magkaayos na kayo ni Mama. Buuin mo na yun sa atin. Maganda naman nandun sila.
Maganda na yung ganun ang gusto na sa bayan, alam mo? Kuya John, bibigyan kita ng pagkakataon siguro na humingi ng tawad dahil sa nangyaring di magandang sagutan ninyo kanina ni Nanay Feli. Nay, sana ako patawad niyo po ako. Mga nasabi ko po kanina. Alimutan na natin yan. Hindi naman ako mapagtanim na tao kamukha ng iba yan eh. Sa akin, pag nailabas ko na, wala na. Kaya lang, huwag na lang uulitin. Maraming salamat po sa ating mga bisita at hangad po talaga namin ang tunay na pagbabago at kapatawaran po sa inyong lahat. Salamat po. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral po ba ang nais ituro sa atin ang ating pong issue sa araw na ito? Mga ka-face to face, may kasabihan po na mothers know best. Higit na mas nakakaalam sa buhay ang mga ina kaysa sa kanilang mga anak. Kaya nararapat lamang na pahalagahan natin ang kanilang mga payong ibinibigay sa atin. Wala pong ibang hangad ang ating mga magulang kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. Pero para sa mga magulang, dapat din po nilang tanggapin na lumalaki rin po ang kanilang mga anak. Ang mga paslit noon ay nagkakaroon rin po ng kani-kanilang mga sariling pamilya. Sana po hayaan natin silang matuto sa pagdedesisyon at tumayo sa sarili po nilang mga paa. At sana tandaan din po natin na ang pag-aasawa, sabi nga nila, parang package deal. Hindi lang ang pinili nating mahalin ang dapat nating pakisamahan. Dapat po matutunan din nating tanggapin ang lahat ng pumapaligid at may kaugnayan sa kanya. Sa ganoong paraan, tsak na ang pagsasama po ay magiging masaya. At sa panghuli, bili namin ito kay Ate Vanjie. Sana magsimula na ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel, sa Dance Squad, sa ating mga bouncers na sina B1 at B4, sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa studio, at higit sa lahat sa ating po mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Para po sa ating mga kapatid na may mga problema sa buhay, lagi pong nakabukas ang inyong paboritong Barangay Hall on Air para makinig po at kahit paano ay bigyang tulong po or solusyon ang mga problema ang pinagdaraanan nyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga isyong tanging dito nyo lamang po mapapanood. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Si Aling Salvasyon, nagagalit. Ano ba yung pamangkin mo? Pagka-umaga, magkakape, maninigarilyo. Pagkatapos magkape, hihiga. Eh, buisit ika yan sa buhay ang ganyan. Sa pamangking walang utang na loob at mangungupit. Hindi po yung totoo nangungupit po ako. Pinaginalaan niya ako mangupit, kayo na lang bumili. Kaya na lang bumili ng bigas. Sabi nila ako na wala akong utang na loob. Hindi ako nagsalita sa'yo ng ganyan. Sino po ang nagsasabi? Yung mga kapitbahay ko. Ang dami niyong palang reporter na kapitbahay. Pero sa ang tanong, ginagawa po ba ninyong alila? Makisaw-saw na sa Face to Face. Ngayong Martes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Face to Face was brought to you by Ever Milena, EB Naturals, Love and Body Works.